Hello, good noon. 12:15 ng hapon. Tuesday, July 2, 2024. And this is my third vlog today. Magugustuhan ninyo rin ito. Sana magustuhan ninyo yung mga top 10 biggest car manufacturers in the world. Yan, yung mga paborito nyo pong sasakyan. Anong dinadrive nyo? Alin sa mga manufacturers ang number one in the world? Mayroon ako kwento pa sa number one tungkol sa ano. Dahil wala siyang pinag-aralan, sabi ng mga reporter, tinanong siya. Mamaya ikakwento ko po sa inyo. Ano ang number 10? Ang number 10 ay Tesla. This is an aspiring manufacturers of car. Yung Tesla. Kung di ako nagkakamali, electric ito. Yan. Ang may-ari nito, nagdi-discovery, nag-invento na makatira tayo sa Mars. Di na siguro ako makakasama roon. Tesla, number 9 is Stellantis. Yan, Stellantis. Ngayon ko lang ito narinig na car manufacturer sa buong mundo. Sandali. Excuse me. Sorry for the inconvenience. Number 8 is Hyundai. Hyundai. Yan, marami na tayong nakikita rito ng mga models ng Hyundai. Yung mga anong taon na make nila. Number 7 is General Motors. Yan. And number 6 is Honda. Kung di ako nagkakamali, this is a Japanese car. Honda. Kung balik ta rin, ay dahon. What is number 5? What do you think is the number 1? Number 5 is BMW. They are one of the world's biggest car manufacturers. At number 4 is Volkswagen. Ayan, Volkswagen. And number 3 is Mercedes-Benz Group. Yan ang top 7. But what is number 2 and number 1? Number 2 is Toyota. Another Japanese car manufacturer. And what is number 1? Number 1 is Ford. Ikukwento ko lang si Ford. Linalait ng mga reporters, wala naman siyang daw pinag-aralan. I think, di ako nagkakamali, mababa lang ang kanyang pinag-aralan. Sabi niya, Ford, ba't hindi ka nag-graduate ng master's degree? Anong sabi ni Ford? Just tell me the topic that you want to know. And in pipindutin ko lang ang mga push button ng ano na ito about cars. Pupunta rito yung tao na magpapaliwanag sa iyo. Yan ang sagot ni Henry Ford. So maybe he did not graduate of universities, but he has the skills. Importante yung tao may knowledge, may specialized knowledge siya, at imagine inimbento niya ang ano, ang Ford motor, di ba, siyang inventor.
Oh, nagkaroon siya ng specialization. May tagagawa ng yanta, may tagagawa ng body, iba't iba. Sabi ni Ford, pagdating sa sasakyan, sabihin mo lang sa akin kung anong tanong mo. At in just a push of the buttons at the top of my table, the person will come here to answer your question. Meaning, magaling siya sa delegation and he has the skills of his own inventions. Oh, by the way, di ko maiwasan i-plug ang TPC Scrap Enterprises. We are the buyer of papers and metals. Maraming klase ang papel, maraming klaseng metal. Kung mayroon kayo outside Metro Manila, minimum natin is 20 tons. Ayan. Kukuha lang kayo ng 24-ter na container van of the shipping lines. Bayaran nyo ang bill of lading at i-door-to-door po ninyo. I-direction nyo po sa aming warehouse. O marami namang nag-aano dyan. May mga servisyo sa ganon. Tulad ng aming General Santos City. O, idinidiretso na nila sa warehouse. Sasalubungin na lang ng mga may tao roon na nakasign, katulad ng wife ko. O, siya na po ang sasalubong para mabayaran po kayo. I-ano nyo lang kung GCash ang gusto nyo o bank transfer o kaya deposit in your bank account. Yan ang po ang ano. Tawag po kayo 0939-555-4382. Yan. Ulitin ko. 0939-555-4382. Ayan. Yan po ang aming numero. If you ever come across this this blog and and the ads, tawag po kayo. Thank you for watching and have a nice day. Take charge. Bye-bye. Don't forget to subscribe by the way and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong uploads ko. Have a nice day. Uli. Bye-bye.